Hello po ulit sa inyong lahat mga kamachas. Ngayon naman ay ating tutuldukan na itong Meltwater Champions Chess Tour FTX Crypto Cup Miami. Dahil kagabi, katatapos lang ng final round, ang mainit na inabangan talaga ay ang match between world champion Magnus Carlsen at ang youngster ng India na si Super Grandmaster Pragnananda. Two games ang i-analyze natin, yung kanilang tiebreaker blitz games na 5 minutes plus 3 seconds increment dahil yung kanilang rapid nagtuto sila eh. Okay, tinanakagad natin ang Blitz Game 1. Nag-E4 si World Champion at nag-Sicilian naman si Prag. Matapang. Nag-Knight C3, close Sicilian, ayaw ng open. Nag-Knight C6 at nag-Bishop B5, Knight D4. Mukhang preparado si Prag ah. Knight F3 at dito nag-E6. Bakit hindi kinapture ang Bishop? Pag kinapture, capture, dalawang pyesa na ang lumabas eh. Ang black wala pa eh. Kaya hindi kinakapture yan at bagkus, ihabol ng development ang black. Nag-E6, nag-castle, A6 paalis sa bishop, bishop D3 umatras, nag-knight C6, nag-bishop E2. Ayun, umatras din naman para ma-move na yung pawn at makahinga na ang bishop. At dito nag-knight D4, makulit din talaga, dancing knight itong kay Praga. Nag-bishop D3, kulitan time, knight C6. At nag-B3, ayun, giniinyosan siya ni Prag, ano? Kasi kung magpapabalik-balik, black si Prag, tapos second blitz game, magpuputi si Prag. Ibang usapan pagkaputing pyesa. Kaya iniba ni Magnus, makulit ka, parang gano'n, nag-B3 na, ibahin ko na. Nag-D6, Bishop B2, nag-Knight F6, Rook E1, nag-G6, ayun, interesting. At ito, ang bagong tuklas dito ni Prag. Dahil sa mga nagdaang panahon, Bishop E7 talaga ang madalas ginagawa dito. Pumapangalawa yung Knight D7, pumapangatlo yung E5, isara ang sentro. Pero dito sa G6 na ito, bagong tuklas. Nag E5, ayun, break kagad sa sentro, capture, capture, Rook takes E5, at nag Bishop G7, preparing to castle na. Pero parang bigay yung C5, ano? Kinapture talaga ni Magnus, Knight D7, Rook C4, may knight E5. Ah, may habol din pala eh. Nag-knight E2. Aba, nakabinitin lang ang tore sa C4 ah. Pero yan ang pinili ni Prag, no? Good move, knight F3 check. Capture, na-damage ang pawn structure at ang king shield. Ayun, bawi din naman, bishop takes B2. Pero bahagya muna nating ibalik mga kamatsas para maliwanagan tayo. Bakit hindi kinapture ang rook sa C4? Meron kasing bishop takes G7 muna. Nakabitin ang knight. At bitin pa yung tore. Halimbawa, kung mag-rook G8, magbi-bishop C3 lang. Ah, sadyang pa-quality down, ano. At halimbawa, mag-knight B6, magbi-bishop E4 lang. Para ma-move na yung pawn. Laban ng puti dito, bishop pair kasi, tapos delay ang developments ng queenside, ang king nasa gitna. Hindi na makakapag-castling, gumalaw na tore, no. Ayun, mga kamatsas, ang laman, medyo malalim lang. So, dito ang ginawa, nag-knight F3 check, capture, capture, yan na lang pinili, no? Bumalik, bishop G7, bishop pair si Pragi, oh. Nag-A4, castle, at nag-rook E4, ayun, dubious. Ang mas mainam daw dito, B4, ayun, according to Stockfish Computer Engine. Pero ginawa, nag-rook E4, balik tayo, bishop D7, ayun, angat lang, para ilalagay dyan, simple lang ang plano. Nag-rook E3, umilag na. Nag-E5, ayun naman ang medyo questionable kay Stockfish, no? Ang tira daw dito, Queen G5 check o kaya Queen H4. Ayan, pag chumeking H1, sabay Queen H5, ayun. May mga likot-likot ng Bishop E5, mga ganong-ganong paparating. Mas mainam ang black dito, ayan, no? Positional advantage. Oo, no? Balik tayo, pero nag-E5 si Prag, nag-Bishop E4, at nag-Rook B8, depensa muna. Nag-C4, Queen H4, ayan na. Bishop D5, King H8, ilag lang para maka-E5, no? Nag-Queen E1, ayun, another dubious move. Dapat daw King H1 na dito at ipa-capture ang pawn sa F2. Tapos sa kasalubungin ng Queen E1, matinding realization, ano? Parang hindi kayang sikmurain na ibigay ang pawn. Kaya ginawa ni Magnus sa Queen E1 muna siya. At nag-E5, King H1. Ayun, sa kagustuhang makailag ang king pero hindi pa rin tugma, ano? Dapat daw rook C1, lalim ng computer. Okay, diretso tayo, King H1, nag-B6, bad move naman si Prag. Dapat daw F4 na, diretso na.
na kapag nag-rook e4 kasi, rook f5, ay oo nga, no? Ang lakas ng paparating na atake. Oo nga. Pero nag b6 eh, kumbaga parang bakit yan? Kaya question mark eh. Diba may tanong bakit yan? Eh nandito ang topic sa king side, biglang tumira sa queen side. Nag knight c3, rook b8, queen g1, bishop h6, inatake na ang rook, nag b4. Ayun, para magsi-c5, maaring ganon, pero dapat daw po iwas lang ang tore, rook d3. Mas normal daw yan. Okay, pero nag-take risk na dito. Si Magnus nag b4, kumbaga, sige, capturein mo. Kinapture nga ni Prague, capture. Sa isang banda, maganda nito, eh wala ng double pawn, umayos ang pawn structure. Yun nga lang, quality down pa rin. Nag f4, at kumapture, queen takes f4, may threat. Queen takes b6. Ayun, blunderacious mo bang ginawa ni Magnus. Dapat daw tira queen e3. Huwag ibigay yun dito. Queen e3, sangga lang. Ayun. Pero nag queen takes b6. Pag queen takes d2, eh, decisive advantage na si Prague. Knight e4, queen d3. Genius move. Double attack. Rook e1, queen takes f3, check. King g1 at the queen g4 check, knight g3 pangharang at nag bishop takes a4. Ayun, namitas na. Nag queen takes a6, queen d4 check, king h1 at nag bishop b3. Ah, pressure lang dito. Maaring gaganon mamaya, no? Nag rook e4, queen d1 check, king g2 at nag bishop c2. Nako, threat ang tore. Rook e2, bishop d3. Yan ang masakit. May mga ganyang panggulo, no? Nag queen a2. Ayun na. Bakit? Bakit binibigyan na naman ng tore? Halimbawa kung mag rook a2, may bishop f1 check. Oo nga, no? Wala na, no? Pag kinapture kasi queen takes lang. Pag nag king g1, bishop h3 naman. Matsakaw naman. Matsas. Oo nga, no? So, kaya pala dito, eh, ito na lang ginawa ni Magnus. Kumapture, capture, queen d4. Dito, double quality daw na lumalabas. B5, yan na lang ang pag-asa ni Magnus. Makagulo yung mga passpons na yan. Rook D8. King H3, iwas muna sa mga check-check. Pero dapat Bishop C6 daw. Okay. King H3, Rook takes. Ayun, sa inis ni Prague, talagang matibay ang Bishop. Binalik na yung isang quality up niya. Queen takes. Knight E4. And the Rook F4. Atake sa Knight. Knight g3 and h5. Ayan, napaparating. Queen c2, king g7, b6, rook f7. At dito nag-queen b2. May push ba? Wala naman, ano? Pressure lang. Rook b7. Nako, yun na pababagsakin. Queen c3, di pa rin makapture. May check doon. Double. Kahit lamang na lamang na tayo, mga kamatsas. Ingat tayo hanggang dulo. Nag-queen e6 check, king g2, ayun, bumigay, binigay na yung pawn sa e5, queen f6, queen d5, syempre, obligado na umiwas, at nag-rook e7. Ayan, medyo dubious move, no? Pumunta dyan, pero wala namang check. Dapat daw rook b2 check. Yan ang mas mabangis na kapag nag-king h3, then king h6. Yan ang accurate na dapat ginawa, no? Pero ginawa, rook e7, queen c5, H4, ayun, paalis na. Knight F1 at nag-queen E5. Ayun, hamon na ng queen to queen. Umiwas naman dito si Magnus. Pero dapat daw, capture na raw yan. Pero wala na rin. Hindi na rin ganung magbabago. No? Labang na rin talaga eh. Queen F2, queen E4 checking G1, queen G4 checking H1 at nag-rook E2. Grabe, saklapesyos ang nangyari kay world champion. Nag-queen A7 checking H6. Nag-queen A8 na baka sakali, makalikot-likot, gulo-gulo, pero ba't kailangan magulo pa? Queen E4 check na lang. Wala nang gulo-gulo pa. Nag-resign dito si World Champion sa Game 1 ng kanilang tiebreaker Blitz Games. Okay, dako tayo ngayon sa kanilang game number 2. Black naman dito si World Champion. Kailangan na niyang manalo, no? Para makaabot pa sa Armageddon, pero pag nagtabla, tapos na kay Prague. Okay, nag d4 si Prague dito, g6 si World Champion. e4, bishop g7, knight f3, d6, itinira ang modern defense. Bishop c4, knight f6, queen e2, at nag knight c6, h3, e5, inunahan na. Kasi baka mamaya mag e5 ang puti dyan, annoying. Nag e5, kumapture, capture, capture,
at nag-castle, castle, rook d1, inatake kagad ang queen, queen e7, b3. Ayan, bookline pa rin, ano? Pero bihira nang gamitin ang b3 dito. Sa madalas sa pagkakataon, knight c3 ginagawa, simpleng develop lang. Balik tayo, nag b3, rook d8, capture, at yan ang bagong paanghang dito ni Prague. Dahil ang dating ginamit na paanghang ay bishop a3, dinevelop na with tempo threat. Tapos kumapture, capture, yan ang nangyari, tapos queen e8. Okay? Sa mga nagdaang panahon. Pero ngayon, kinapture na. Capture at nag-knight c3. Ayan, control sa d5. Nag-c6 para makover ang important squares. Nag-a4, space lang sa queen side. Queen e8, bishop e3, bishop e6. Rook d1, syempre, ilagay ang tore sa open file. Nag-bishop f8, capture na, at nag-rook d3. Ayan, abang-abang na lang si Prague, no? Maaaring magkukwin d1, makontrol ang d-file. Nag-a6, queen d1, bishop b4, at nag-f3. Ayan, solid-solid lang. Para kung mawala man ang knight, wala nang pangambang isipin pa sa e4, sinuportahan lang. At nag-queen e7, king h2, nag-b5, knight a2, threat sa bishop, bishop c5, tumapat, at capture, rook d8, hinuli na ang tore, palit-palit to the max, nag-queen d2. At dito, talagang abang-abang lang si Prague. Sige, magpilit ka, kuya. Pinagpipilit si Magnus, oh. Knight b4, knight f4, c3. Kasi kung magna-knight d3, may queen d4 pa, mapipin pa, may mga pressure-pressure pa, eh, no? c3, h5, h4, knight e6, knight d3, queen d6 pin, queen e3, ilag lang. Equal. Nag c5, knight f2, saan dadaan yan? Pupunta ba dyan? Knight f4, pasok. g3, paalis. Knight e6. At dito nag queen d3, hamon. Iwas si Magnus. Obligadong umiwas. King g2, queen a5. Ayun na, para mga kalikalikot, no? c4, ay nako, bad move, tumaas ang evaluation bar. Dapat daw queen d2, abangan na huwag basta-basta makapasok. Pero siguro naiilang si Prague dito, baka mamaya manundot ng queen a3, pero queen c2 lang daw, safe pa rin. Oo, medyo slightly better lang ang black kasi aktibo ang queen kumpara sa queen ng puti. Eh. O, balik tayo ha, pag queen a5 ang ginawa ni Prague, nag c4, at nag b4, ayun na, close na. Nako, ito mabigat yan, kuha na ang d4 square. Nag queen d5, at yan ang blunderous move ni Prague, mga kamatsyas. Nag queen a1, ayun, talagang winning na si world champion. At nag knight d3, queen a2 check, king h3. So nagkasunod-sunod ang collapse move dito ni Prague. At nag queen takes b3, knight takes e5, queen b1, threatening matsyas sa ilalim. At nag-king h2, queen b2 check, king h3, b3. Ayun, para unti-unting maipromote. Knight d3, di pa rin sumusuko si Prague. Nag-queen c3, f4, ayan, para makagulo. Nag-b2, knight takes b2. Ayan, sunod-sunod na, no? Bad move. Dapat daw queen b7. Ah, okay, para mapigilan. Pag kinapture yung knight, kakapture rin yung pawn sa b2 with check. Yun na lang ang laban, ano? Pero still, lamang pa rin yun. Lamang pa rin ang black, isang pyesa eh. Capture, at nag F5, queen A1, nako, threatening matchas, king G2, G takes F5, E takes F5, nag queen B2 check, king H3, nag queen C1, ayun, nag blunderous move din, si world champion, 10 seconds na lang siya, 16 seconds, si Prague, yun laing, dapat daw tira knight F8 na lang, wala namang gulo-gulo eh, no? Kahit ibigay pa tong pawn sa C5, knight H7 sabay dito, eh di wala na, sabay knight G4. And wines. Oo nga. Pero, grabe siya sa no, nag-queen C1 para may mga kalikalikot check dyan. Pero, ano kaya dito sa palagay nyo ang tamang dapat gawin ng puti or ni Prague? Bigyan ko kayo ng ilang sandali, itutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Kinapture lang. Kinagat lang, oh. Iyakan time. Wala palang check doon, my queen. Ayun, nalilito rin pala. Nalito rin si world champion. Napagod na, no? Kinapture. Another blunderous move. Dapat daw queen F1 check.
Ayun, equal. Ah, may equal pero yun nga eh, kung tabla talo na rin sa match si World Champion kaya ginamble na niya. Sige, bahala na. Kinapture, Queen E5 check. Ayun, nag-resign na dito si World Champion. Oo nga no. Kasi itong Queen E5 check genius eh. Pag nang King G6 para depensa ng pawn, may capture check pa. Pag umiwas, saan pupunta? Pag umiwas dito, capture yung pawn with check. Pag nang King G8, capture with check. Pag nang King H7, capture with check. Ang ganda, perfect move yung Queen E5. Nag-resign na dito si World Champion. Okay. Grabe, tinusiro ni Prague si World Champion. Pero, eto pa rin ang kapalaran ng kanilang final standing. Ayun, si Magnus pa rin ang nag-champion dito sa Crypto Cup. Pumapangalawa si Pragnananda, nakatied si Alireza with 15 points, Lekwang Liem 12 points, John Kersist of Duda 11 points, Levon Aronian 8 points, Anish Giri 7 points, Hans Niemann, grabe, sa kasamaang palad, 0. Wala siyang tinalo sa lahat. Wala sa kondisyon si Hans Niemann, ano? Pero ganun talaga, puro mamaw talaga yun eh. Posibleng mangyari talaga yan. Medyo bago-bago pa si Hans Niemann sa pagpasok sa ganitong level siguro. Okay, maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo, na-inform, na-update kayo dito sa katatapos lang na Crypto Cup. Muli naglalambing sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo dito sa channel na ito. Click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo. Ganun din sa ating Facebook page, Kamatchas. Kung hindi pa kayo nakakapag-follow, mag-follow na kayo. At sa ating official website, kamatchas.com, mag-join na kayo. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.